It's a miracle you're here, ah. At mas nauna ka pa sa akin. Mom? Nako. Yung mga ganyang tono. Parang hihingi ka na naman ng favor. Bakit? Mom, baka naman pwede mag-leave kahit isang araw lang. Please lang. Alam mo, yung mga leave na yan, huwag muna natin pag-usapan yan. Ang importante, hanapin mo muna yung boss mo at sa kanya ka magpaalam. Paano pag hindi ko siya nakita? Ako na lang magbibigay ng leave sa sarili ko? Ha! Ingat, ma'am. Tama ba yung narinig ko? Mag-leave ka? Bakit? Dahil mag-full-time nurse ka na dun sa pasyente mo? For your information, kaya ako mag-leave dahil aasikasuhin ko yung kasal ng aking mga magulang. O ano, okay na? Tao po! Hi! Hindi ko ba kayo yung kanina? Pamangkin ko yun. Nephew. Baka po, niece. Ganun na rin yun. Well, anyway, Josephine, what brings you here? Oh, what a pleasant surprise! Kasi po, medyo ilang araw na pong hindi nakakapasok si Sir Adonis. Nandiyan ho ba siya? Ang dami niya kasing naiwan na pipirmahan. Wala siya dito. Hindi niya ba nasabi sa'yo? Nag-abroad ang apo ko. Kasi nagkasakit yung lola niya. Lola? Di ba ho kayong lola niya? At lola sa tuhod? I mean, mother ko. Ganun ho ba? Kailan ho ba siya babalik? Depende yon kung magaling na siya. I mean, kung magaling na yung nanay ko. Hayaan mo, sasabihin ko na dumaan ka, ha? May paraan ba para makontak ko siya? Makausap man lang po ba? Kukontakin ba? Ilagi na nga nakakasama. Ano po yun? Ang ibig ko sabihin, kasi kabilin-bilinan nga pala niya na huwag daw siyang istorbohin, ha? So, tatawagan ka na lang niya pag okay na siya, ha? Don't call us, we'll call you. Hindi kayo nakakausap ni Aling Connie? Hindi siya nagpupunta dito? Nag-usap. Talaga? Ano sabi? Sabi na lang yun. Bakit ka ba usisa ng usisa? At nagkwento ka pa sa kanya, ha? Ano ba? Naghahanap ka ng padrino mo? Ikaw kasi ang kulit mo eh. Ayaw makinig sa amin. Ikaw ang makulit. Ano pa sabi? Hindi ko ikukwento sa'yo. Nay, Tay, may padadalhan lang po ako nito. Isang taong marunong makinig at manahimik. Sige, anak ha. Mag-iingat ka. Huwag kang magpapagabi. Sige po, Nay, Tay. Mars, hayaan mo na. Kung ayaw mo, mas lalo siyang mainis sa'yo. Pabayaan mo. Sigurado ba kayo na hindi pa sinasabi ni sinukuan kay Josephine na siya yung tunay niyang ina? Palagi ko hindi pa eh. Siguro kayo po ang inaantay niyang magsabi. Kung okay lang ho ba, mauna na ho ako. Plus, hindi ako mapakali. Nandito nga ako, wala naman si Josephine. Sige. Mars, huwag mo nang kukulitin si Josephine, ha? Kapag bumalik lang lahat ng kapangyarihan ko, humanda talaga sa akin yung Mars na yan. At pati na rin si Kulas. Pahihirapan ko muna siya bago ko siya angkinin. Itigil mo na nga muna ang problema mo dyan sa dalawang bugoy na yan at tulungan mo kong hanapin si Adonis dahil siya ang hinihingi ni Tadaklan kapalit ng iyong ama. Si Bernardo Carpio? Oo. Kaya huwag na natin patagalin ang paghahanap kay Adonis dahil sabik na ako sa iyong ama. Mars, wait! Ano ang gawa mo dito?
Pito? Pito, sabi ko, anong ginagawa mo dito? Saka bakit parang bigi ka? Ah, pasensya na. Yung nanay kasi ni Diana, nagpakulog ng over. Nabihin kaming lahat sa taas eh. Eh, nasa si Diana? Yun na nga, si Diana nakatakas. Ha? Mars? Anong ginagawa mo dito? Ano, aaway mo na naman ba ako? Hindi, gusto lang kita makausap. Pwede ba? Pwede ba huwag ngayon? Sa opisina na lang. Dahil sigurado ako sa away na naman magpupunta yung usapan natin eh. Pero may kailangan kang malaman, Josephine. Mars, alam ko na yan. Huwag kang mag-alala. Kaya ko na naman yung sarili ko. Malaki na ako. Papasok na ako sa loob. Huwag mo akong susundan. Wala kasi akong magawa dito. Nainip na ako. Tinulungan ako ng mga kaibigan natin para mag-ayos ng konti. Oh, si Josephine na naman ba? Pinuntahan pa rin niya yung kasamyan. Hindi ko naman masabi sa tate at nanay niya. Siguradong magagalit mga yun sa kanya. Pinoprotektahan mo pa rin siya kahit nasasaktan ka niya. Ang swerte-swerte talaga ni Josephine. Alam mo, kung sakasakaling magmamahal ka ulit, mas swerte yung babae niya. Alam mo, mas swerte magiging boyfriend mo. Kasi mabait ka, marunong makinig. Huwag ka mag-alala, Josephine. Pagod lang yan. Siya kasi naglampaso ng buong bahay. Eh bakit nyo naman kasi pinayagang maglinis? Mapilit siya eh! At saka, hindi rin naman namin kaya maglampaso! Kawawa naman. Uy! Ay naku, huwag nga kayong ganyan. Wala na talaga akong panahon para sa love. Wala naman kaming sinasabi ah! Sa'yo nang galing ang tungkol sa love! Hindi sa amin! Eee! Basta kayo na bahala dito ha. Meron akong iniwan dyan ng mga pagkain, pati na rin mga damit. Aalis ako pero babalik din na bukas, ha? Josephine. Nararamdaman ko. Baka hindi na ako magtagal. Sobra ka naman magsalita. Hindi yan. Kailangan mo lang magpahinga. Ikaw naman kasi, huwag ka muna magkikilos. Huwag mong biglain yung sarili mo. Kahit yata magpahinga ako na mabuti, hindi na ako makakatakas sa kamatayan. Dahil habang lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo, umiiksi ang buhay ko. Josephine, nakatakda. Ako mamatay. Oras na umibig ako sa'yo. Ikaw mamatay kung mahalin ang takda. Hindi, hindi mo ako mahal. Dahil kung talagang mahal mo ako, edi sana namatay ka na. Yun din ang pinagtataka ko. May kung anong nagpapagaling sa'kin. Para bang lumalaban ang katawan ko, ang puso sa kamatayan. Gusto kong mabuhay para sa'yo. Pero kung sakasakaling magtagumpay ang kapalaran, kung mangyayari man yun, tatanggapin ko kung yun ang kabalik ng pagmamahal ko sa'yo.